Mga kalingap, muli ko pong binalikan si Tatay Dominador para ibalita at ipakita sa kanya ang litrato ng kanyang anak na inaanak. Isa sa mga anak ni Tatay Dominador ang aking nakita sa Facebook at nakausap. At nakakadurog nga lang ng puso dahil ang kanyang anak na nag-iisang lalaki sa anim na magkapatid ay nagawang itanggi si Tatay. Ayon sa kanyang anak, siya daw po ay pamangkin lamang, pero nung ipinakita ko po ang litrato, ay ang bilis ng sagot ni Tatay na yun daw nga ang kanyang anak na lalaki. Mga kalingap, sobrang nakakadurog po ng puso na ang kanyang mismong sariling anak na hinahanap ay itinanggi siya at inabandona. Tara po at samahan niyo po ako. Panoorin po natin ang buong video at alamin natin ang buong pangyayari. So ayan na, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ayan na, inabot na naman kami ng ulan. Nandito po tayo ngayon kay Tatay Dominador para bisitahin siya at kamustahin. At may ibabalita ako sa kanya at may sasabihin ako about sa anak niyang sinabi. Papakita ko yung litrato. Tanungin ko siya kung siya yun. Inabot na kami ng ulan, bali hapon na po. Ayan, maraming sa bago po tayo dumako dito ay maraming salamat po muli sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat ng patuloy na nagtitiwala sa akin, maraming salamat po. At ito na po ngayon ang bahay ni Tatay Dominador. Oh. Yung pong ibinigay niya sa atin, naipagawa na niya na naman. Ayan na oh. Ang ganda na ng bahay ni Tatay. Kaya maraming salamat po sa sponsor na nagbigay. Yung mga naibibigay natin, ayan na, ipagawa na ni Tatay Dominador. Oh. Ayan, pasok tayo kasi bumulan. Nagano ka Tatay? Una, Thumbtax na si Irwin. Papanday ako dyan na yun. Ganda nung panday ganda Tatay. Ganda na lang o. Parang kompleto. Ayos na o. Ngayon lang ito Tay. May pakupan din nakalubog o. Hindi, simbol. Gawa yan. Ang ganda na o. Kanina nga ba? Hindi ako. May pinto na po Tatay. Ah. May pinto na po ito. Wala pa. Wala pa ho. Wala pa. Ayan Tay, din na. Ay, natulo na pala Tay, ano? Ito. Ayan o. Tay. Tay. Huwag mo na daw tapusin ang bahay mo. Ipapagawa na daw. Ay, sayang naman yung trabaho ko. Bali, kung mapagawa, ligyan na lang sa front na yun. Malipat ho. Oo. Tay, doon ka lang sa malapit sa te. Oo, malapit sa saga. Magtinda-tinda ka na lang din. Sa ano ko? Sa pinto. Ay, hindi na ho sa'yo yung harap na yun. Wala na lang ang pagitan na yun. Ano yan? Ang laki ng bubuyog. Saan yan? Ano yan? Ano? Nangangat yun, Tay? Oo. Nasaan na? Ang laki ng bubuyog. Bubuyog ba? Oo, pula-pula. Ay, ano yan? Sabi kayo. Sige ho, Tatay. Nagpas na po kami, Tay. Ano po buyog na ano yun? Ay, nawala na. Ano yan? Yung liguan. Liguan? Ah, liguan ho. Nakalagnat po. May kape ka, Tay. Mayroon. Nagkakape si Tatay. Sige, Tay. Magkape lang ho kayo. Sinapay ho. Ayugi naman, Tay. At naipagawa mo na pala ito ho. Tay, may nahanap na pala akong tuta, Tatay. Mayroon na. Ito lang. Ang kaso, Tay. May problema. Oh. Hindi pa nakain. Antayin mo natin na ayan, kumain na. Antay tayo. Kamusta ka naman po dito Tatay? Ayos naman. Wala naman problema. Wala naman akong nung isang gabi binag-natakot yung pagkalaglag ko dyan pag dingding ko niyan. Nalaglag ka po? Oo. Ba't nahulog ka po? Ay, tumama ito sa dun sa baris bisan. Oo. Tagal kong mukha tayo. Naku si Tatay, nahulog hanggat pala. Hanggat ngayon, nasira yung tindigan ko ay
Ay, yung pinag-aapakan mo po. Oo. Ay, kawawa naman si tatay. Mabuti tay, di ka nabaliya. Napilayan ka tay. Iwan ko lang at masakit nga ngayon. Nasubukan nyo tay, may maghihilot dito tatay. Mayroon naman yan dyan eh. Mataas naman maghingi yun. 150 naman ang hingi nun. 150 ho? Oo, ay, bibigyan ko kayo ng pampahilo tatay. Bali wala po yun, basta kung gagaling kayo. At baka may pilay po kayo tay, mahirap yan tay pag lumala. Hindi na nga ako nakakaalsa ng kawayan. Mm-hmm. Ipaalsa ko na lang doon sa mga kabataan. Sabi ko, buhatin mo daw to eh. Magkano po ang bilhin mo nitong mga kawayan na ito tatay? Ay, hiningi ko na yan sa pinsang ko. Ah, hiningi mo na lang po yan. Buti naman at ano, na lungo-lungoan ko. Doy, pahingi daw akong kawayan. Mm-hmm. Kuha na lang tata dyan. Nagkuha akong 4 na piraso. Mabuti naman po at may binigay sa iyo. Yung pamangkin kong isa. Ah, may katulong ka ho dito. May katulong akong isa, yung nagyagis ng bala. Pamangkin mo ho? Oo. Kung nasa na yun ngayon tay? Ah, 1 minute. Yung ngayon sa labas yata. Hindi nagpaalam sa akin. Dali. Kasama mo dito na pagtutulog? Hindi. Saan po ang bahay nun? Nasa bundok. Ah, sa bundok ko. Naglabas lang siya. Ano pong trabaho ng tatay? Ba't nasa bundok? Ay, ano, nananim ng tambo, saging, kung ano-ano. Mayaman ho? Hindi. Ah, hindi. May, lalaki tatay, may asawa na po. Hindi, binata. Binata ho, mga ilang taon tatay? 52. Ay, 52 anyos na po, wala pang asawa? Wala. Sino kong kasama niya doon sa bundok? Wala rin. Parehas kayo mag-isa. Naku, ba't hindi na lang ho kayo magsama tatay dito? Eh, ayaw nga na alisan yung pananim niya doon at ninanakaw naman. Mm-hmm. Sabi ay, sabi ko nga ay, dito ka na lang tumulong sa akin. Mm-hmm. Ay, ayaw ko niya tiyo at yung pananim ko man ay ninanakaw, binababoy pa, nanakaw pa. Mm-hmm. Sinisira ho. Sinisira daw ng baboy damo. Ay, grabe. Ay, marami pa pala pong baboy damo. Saan bundok ho yun, tatay? Ayun, sa Ilaya. Kaya pala ho, ano? Eh, kamusta naman ho yung bigas, tay? Hindi naman po nilanakaw. Hindi naman, at hindi naman ako nag-aalis. Mabuti naman ho. At, sayang yan. Mag-isa ka na lang dito pag nanakawan ka pa. Hindi mo pa pala po napintuan ito, tay? Dito, bukas. Bukas ho. Tutulungan ka namin tatay pagpinto. Punta kami dito bukas. Ayan na ho, yung pumangkin ko. Ah, ito pala po si tatay. Ano pong pangalan nito ng tatay? Juanito. Ayan na to. Yan, kape na. Akala ko yung pagkape mga bisita mo. Bata pa. Ayaw magkape. Kuya, akala ko pamangkin niya tatay. Bata pa. 52 nga. Binata tatay pa. Na din pala. Binata pa yan si tatay daw. Binata ka pa tay? Binata yan. Hindi ka po nag-asawa. Bakit po? Nasa bukid ako lagi. Hindi ka nag-asawa doon? Pamangkin. Paano mo naging pamangkin yan tatay sa side po na? Sa ano, side ng magulang ko. Ah, side po na. Ina ko. Buti naman tatay at nakatulong mo pala si tatay ngayon. Kaya naging ginawa kong katulong. Mabuti naman ho kay tatay at... Sabi ko, tulungan mo ako pag yagis ng sa... Kwan, kawayan. Tsaka tatay, ganun nga. Kung ikaw pa ang gagawa eh... Sabi mo, nahulog ka dyan o pilayan ka pa. Sira baga yung upuan dyan o tanggal yung pa. Tay, may mga nag-comment pala tay. Meron pala tay Rocky nga na vice gob dati daw. Sa ano daw yun? Sa Milay Bataan ba yun tatay? Alam mo yun? Limay. Limay, oo. Limay? Limay. O, eh, baka nga totoo tatay. Ewan ko lang at hindi ko naman nakikita, hindi ko naman mga Rocky daw po ang naging vice gob doon. Ay, mayor pala, may mayor daw. Ah, oo. Magkakapatid daw yun eh. Eh, ganito tatay, kaho ako napupunta dito ngayon at may nakachat ako tay, may papakita ako sa iyo yung picture kung anak mo yun. May papakita ako sa iyo. Baka ito yun, tatanungin kita kung ito yun kasi nakausap ko siya. Eh, hindi mo daw siya anak. Pero tatay, tinitingnan ko yung litrato, kamukhang-kamukha mo. Wait lang, hanapin ko lang. Kamukhang-kamukha mo po. Nasaan na ba yun? Wala na. Mag-aasawa, hindi mo maglalaman.
Wala. Ah, ito. Makaka-dalawang dosin na pangalan. Yan, tatay. Kilala mo po yan? Yan po ba yun, yung Danilo? Ito ang anak kong Danilo. Danilo Montes nga ho yan, tatay. Saan mo na? Sa Facebook po. Oo. Siya ito ang anak ko. Anak mo po yan, tay? Oo. Bakit ho, tay, ang sabi sa akin, ipamangkin mo lang daw po siya? Uy, anak ko yan. Danilo Montes. But it, ito po. Ang asawa niya na ito, Yasamar. Yan po. Yan ang nag-comment. Anak mo pala po ito? Oo. Yan ang, kuan, yan ang pinaaral kong tapos college, tapos ng ROTC. Ay, pagkatapos ba kayo po Maynila na hindi na nag-uwi dito? Bakit tayo ang sabi ay pamangkin mo lang daw po siya? Eh. Sabi, malakas po ang kutog po tayo na anak mo talaga yun eh. Hinihingi ko po ang number niya. Pakita mo doon sa pamangkin ko. Oo, siya daw po. Oo, sabi na sa iyo. Hinihingi ko po ang number niya, tatay. Kaya nga, kaya dyan ako nagagalit eh. Tinatanggihan ako nila. Tinatanggi ka po. Oo. Eh, kanina may nagpunta rito. May nagko-comment daw. Pinakita sa akin yung kwan, cellphone. Sabi ko, ano nagkukontra siya? Hindi ko naman yun kasalanan. Kasalanan din nila yun. Natagpuan ka ako ng mga kwan, ng mga... Vlogger po. Vlogger. Eh, hindi naman ako nagpupunta kung saan-saan istasyon ng radyo. Mm. Iskusang pumunta dito ang vlogger at big vlogger ako. Eh, di sinabi ko ang totoo. Ayaw sila ng ganun, gawa ng... Nahihiya po siguro sila. Yan talaga, nahihiya sila sa katayuan ko. Yung isa pong nimp kasi pa... pinakita yung kwan ay video. Yung naglalak, ano, nag... hakbang ako dyan sa trangkahan. Kitang-kita. Yung pala sabi ko ang pinagkukomentaryo ay totoo naman na sabi nung nagdala dito nung cellphone kanina ay baka niya nagagalit. Sabi raw niya ay pinabayaan ka, inabando na ka. Eh, totoo naman sabi ko. Kahit nga yung matanda ditong nagkig-usap sa akin kanina ay sabi, totoo naman inabando na nila yan. Kuha niya makakapagsabi at nung magaling pa niya yan, pumunta niya ng labo at nagtanim ng pinya. Doon na niya sa pagtatanim niyan, na-disgrasya nang magkaroon na ng diferensya. Paralyzed na. Pagkatapos, umuwi dito. Hanggang ngayon. Ang sabi po niya sa akin, may anak daw po kayo, nandito daw po. Yun nga po yung sabi mong namatay na. Ano yun? Sinabi ko po sa kanya. Sumunod yun sa kanya. Sinabi ko po sa kanya yun na yung anak niya po na nandito ay namatay na po yung kapatid nila. Tapos sabi ko po sa kanya, hihingin ko po yung contact number niya kasi kung kahit na pamangkin lang ho, makuusap mabaga po tatay. Hiya yun sa iyo. Hindi na ho sa akin nag-reply tatay. Hiya yun. Natagpuan ako ninyo, na vlogger ako ninyo. Yeah, yun. Kasi biruin nila. Grabe naman tatay, ba't itinatanggi ko kayo? Ilan taon ng... Kahit papano ayaw, po hindi ayan, sa biro. Hindi sa biro. Nung mamatay yung ina, ay sinama ako sa pagdasal. Sinama ako sa pagkatapusan. Isama muna niya sa pagkatapusan. Paano isama daw po tatay? Ay sinama ako sa dasal. Kawain, patawarin ang kaluluwa. Isinama ka na po? Isinami na, pinasama na ako doon sa magdadasal. Bakit akala ho nila mamamatay na din ho kayo? Ay siguro. Hindi tay, baka gusto na mamatay ka na tay. Baka. Ay ano man na tayo tatay, sino nag ano nun yung anak mo? Grabe mga kalimot. Huwag naman sanang ganun kahil... Pinabayaan ko na. Ah, grabe ang usok. Tatay, ang dilim pala ng bahay mo dito tatay. Ay, wala pa ako dito. Ay alam ko na dyan. Sa solar ano? Sana may ano? Pagsahod ko pa kasi yung pera ko ay wala pa, pero sana may makatulong sa atin. Basta, tay, ako bahala. Tulungan kita, tatay. Grabe. Ang sakit lang isipin, tatay, na ano, na itinatanggi ka po nung anak yun, mo, tatay. Yun lang, oh, ano? Tatay, hindi na maitanggi kasi kamukha mo, tatay, eh. Sabi ko, pagkatingin ko pa lang dun, sabi ko, ito na nga, anak ito ni tatay. Kasi ngayon ko lang nakita, taba na. Medyo maayos-ayos ho ang kalagayan. Yung isa tatay na ano, na yung nimpa tatay,
maganda din ho ang katayuan kaso hindi ho nagre-reply. Yun lang nga lang po ang nagreply sa nasa akin. Nasa ano daw yun? Nabalita ko na nasa Cavite. Bacoor. Bacoor, saan sa Bacoor? Siya nga, nasa Bacoor nga. Bacoor, Cavite yung tatay. In-stock namin ni James ay. Yun yung isa tatay, yung nimpa. Oo, yung asawa ng Martinez. Hindi ko lang alam. Nasa Bacoor daw yun. Oo, Bacoor. Na ano din ako, nagtira din ako sa Bacoor sa likod ng SM. Doon yung ate ko eh. Naroon yung kuan ay, naroon daw siya sa ano, doon sa... Hardware ba? Ay siya, hardware. Pabrika ng hollow block. Sa plywood. Yan sana naman po sa mga anak ni tatay, kung napapanood nyo naman po ito, huwag nyo naman po itanggi po yung tatay nyo dahil kahit ano po ang nangyari, hindi ko man po alam. Gusto ko man po sana kayo makausap para malaman yung side nyo, eh hindi nyo naman ho ako pinagbigyang makausap kayo at malaman yung side ninyo. Kaya huwag nyo naman ho sanang itanggi yung tatay nyo dahil kahit anong mangyari, kayo po ang tatay nila. Kung wala po kayo, wala po sila. Ano po tatay, ano? Yeah, tama. Eh ganun tay, anong masasabi mo at itinatanggi ka ho ng anak mo tatay? Ay, ang masasabi ko lang, Diyos nang bahala sa kanila kung tinatanggihan na ako nila. Total, wala na akong magagawa. Ganito na ang katayuan ko. Ang sakit nun tay kasi matapos mo silang palakihin, pag-aralin. Yun na nga. Ngayon nakakapaginanakit. Pinapag-aral, pinalaki, pinalagaan ng mahusay. Pagtulog nila, kinukulambuan. Hindi pa po pinalalamukan, ano po tatay? Totoo yan, hindi ko sila kinurot, kahit kaunti man lang. At alam kong maano. Eh tatay, ano po nga kaya sa tingin nyo ang dahilan at iniwan kayo dito, tapos itinatanggi pa po kayo, eh kung gano'n naman po pala ang... Ay siguro. Ano, napakabuti nyo naman po hiya, pala sa kanilang... Hiya talaga yun, gawa na, nung mamatay yung ina, isinama na ako sa pag, ano ito, pagtapos ba ng nobina. Sabing kawaan, patawarin ang kaluluwa ni Josefina Montes. Sinama na ako. Kasama na po ang pangalan mo. Siguro. Kaya nagsumbong sa akin, yung magdadasal. Grabe naman. Isinama ka na niya sa kwan. Pagtapos ng katapusan. Sabi ko, bakit? Awang kwan niya. Ay, sinama mo naman sabi ko. Ay, hindi niya, masama yun. Kami niyang mapasama yan. May galit ba sila sa iyo tatay? At ganun sila o mayroon ba kayong pinag-awayan? Wala. O baka naman tatay nagalit kasi binintan niyo yung bahay niyo? Hindi. Kasi wala na po sila dito nung binintan niyo po 'yan. Oo, ano? Oo, wala na sila. Grabe. Binintan ko 'yun ay ngayon lang pagka-paralyze ko. At wala na sa aking magbibigay. Yan no na choice na din ko. Naman na po kayo. Wala na akong makukunan ng pambigas. Na ibinta ko ganyan. Mura nga eh. E kung hindi ko ho tatay pinabayaan, sinuportahan ka man lang ho sana. Hindi sana ha? Hindi mo ho na ibinta sana. Ito yung masasabi ko kahit hindi mo ako tanungin. Itong lupang ito, tigi-isa silang anim. Kanya-kanya na silang ng dedobsel. Dito mo, pinakti-party na po ito. Yeah, party-party na ito. Nang makuha na nila yung papel, yung kanikanila, ibininta nila sa iba. Ito lang ang natira at doon ito sa panganay sa bataan. Ah, bali hindi lang po pala ito ang lupa nyo dito. Hindi. Malawak po. Sa kalsada, hanggang doon, sa bakod na yun. Ay, yung mga nandun po, ibininta na. Ay, alin po yung mga bininta tatay? Alin po sa may san? Kuan dito, limang hektarya po. Limang area ito. Limang area. Oo, lima ito. Ika-anim ito sa panganay ito. Ay, yung kanila, naibinta nila. Tano binigyan ako kahit 5, hindi. Ay, sino ba ang matutuwa niyan? Kaya ibininta ko yung bahay. Wala akong mapagunan eh, bago akong labas sa ospital. No choice na po. Nabinta mo sa bahay tayo? 10. 10,000 lang. Yun naman lupa, bininta naman ng anak kong may-ari niyan. 10 din, o edi. Ay, kanila man yung pirang yun. 10. Yung 10 lang sa akin. Eh, yung bahay tatay kasama ang lupa nun. Grabe. At hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng bumili yung nagbili. Bahay lang. Na bahay lang ang bibilin. Ba't 10,000 lang tatay? Ay, yun ang patakaran dito noon eh. Ilan taon na po ba tatay? Mga ilan taon ano, na nakalipas? Siguro maglilimang taon na yan. Ay, di, bago lang din tatay.
Tsaka tabing kalsada, mahal na ngayon ang lupa. Ay ngayon, kahit... Wala naman tayong magawa tayo. Ano, kahit 100,000, hindi na yan ibibigay. Wala naman tayong magawa kasi nun, tay, kasi no choice ka nun po, ano? Wala ka naman ibang mapagkunan, gano'n na. Eh, kung hindi ka sana pinabayaan, hindi sana talaga na ibinta. Ay kung hindi ninyo nakausap, hindi ko po makikita. Pero tatay, maganda yun. Pero kilala ko at yung mukha lang niya. Kamukhang-kamukha mo po pati tatay, perfect copy mo. Totoo yan. Kasi hindi na nag-reply. Sabi niya pamangkin, asan yung cellphone ko, James? Akin cellphone ko. Bakit di niya inamin na tatay niya? Hindi ko nga alam. Parang ang laki ng galit niya sa tatay niya. Baka naman tayo may galit yun sa'yo. Nahiya talaga yun. Gawa nang isinama ako sa pagkatapusan doon sa inay. Sinat ko pa yung kaninang umaga, parang tatay. Parang pinatay na kaya, tay, kahit buhay pa kayo. Yun nga. Sabi ko sa kanya, pahingi ako ng kontak. Yun ang galit ko at isinama ako sa pagdadasal. Ayan po tatay ang sabi, o pamangkin po. Ayan o pamangkin po. Ayan, muna ta kung pamangkin ang turing niya sa... Pamangkin ko siya. Ang sinasabi niya, tinuturo niya sa akin yung mga ano daw, yung mga apo mo daw po, nasa tulay na lupa daw po, nakatira at si Pukot yung isa. Ayan po, baka sabihin niyo ako ay nagsisinungaling na... Tama yan. Ayan po, pamangkin po. Kung tinatanggihan na niya akong magulang, hindi naman ako napilit. Kaya ano pang masasabi ko sa video? Tatay, naging isang anak mo lang ba yun na lalaki? Iisang anak na lalaki yan. Tapos yan ang college. Junior mo pa yung dati. Nakakatakot yun bilang isang anak. Siyempre tatay, magiging tatay din yun. Ano kung gagawin ay tatay na nga siya, apat na ang anak noon. Marami mga kalingap. Paano tay kung ano, karmahin siya gawin sa kanya ng mga anak niya yun, maramdaman niya yung nararamdaman mo ngayon? Bahala siya. Masakit yun para si tay kasi inabando ka na nila, itinatanggi ka pa. Ayang katuwiran, hindi daw sila nag-aabando sa magulang. Ay ngayon, sabi naman ng matanda dito kanina, hindi bagay ang klaseng yan. Buhat ng ma-hospitalan, wala man lang nagdalaw na kahit isang anak. Hanggat lumabas, hanggat ngayon, may nagdadalaw bagaan niya dito, wala. Grabe. Kawa to si tatay, mga kalingap. Pero tay, hayaan mo na lang ho. At maiisip din po nila yan, marirealize din po nila yan balang araw. Inaano ko na lang yan, sinasadyos ko na lang yan. Wala ka hong galit dun sa anak mo, tatay. Wala. Kahit itinanggi ho kayo. Kahit pupunta sila dito, hindi ako magagalit. Mahirap po kasi tayo, nagtatanim ng galit, lalo na ho, at matanda na po kayo. Tama yan. Imbis lalawid po. Ang Diyos ka po ay tatay ay nakakapagpatawad. Imbis lalawid po ang buhay ko niyan. Sana dito naman po kami, tatay. Di ka po namin pababayaan. Handa po kaming tumulong sa inyo. Marami po akong plano dito sa iyo, tatay. Budget lang po talaga inihintay natin. Gusto ko po, tatay, mapapaayos po itong bahay nyo. Pero ang unahin ko, project ko sa iyo yung solar kasi sobrang dilim pala dito. Paano po paggabi, tay? Anong ilaw mo dito? Kasira ako. Nasaan po, tatay? Tay, delikado yan, tay. Baka matikwil mo yan. Kaya yata ang nakasunog nito. Masunog din. Pinaanan ng pusa. Delikado yan, tatay. Nagkapan naman nung pamangking kong binata na nagdaan. Wala pa kasi, wala po po kasi yung sahod ko ay, kaya di po kita agad mabilhan ng ano, ng solar. Pero yan naman, tay, malay mo po, may mga tulong sa atin dito. Pero kung wala man, pag sahod ko po, bibilhan agad kita ng solar. Salamat. Para ano, tsaka sana ito all, yung hiyero mo po. Tutulo na yan. Dito po sa kwarto mo, buti wala dyan po sa tinutulugan mo. Buti wala man na ano. Wala man yan. Marami. Yun, bali tay, kailan ka tay magpapahilot? At yung ano mo tatay, yung likod mo po. Mahirap yan, pag may pilay po na natagalan, mamamaga yan. Mayroon ng pira. Ay, bibigyan mo kita tatay ng ano? Tingin nga ako ng linsa dyan kanina, ang gabi. Bibigyan kita tatay ng pampahilot. Ayaw naman ma... Magano tayo yung pampahilot po? 150 ang hilot dyan. May pira ka pa tatay? Mayroon pa yata akong 50 dito. May natira pa. O, ito tatay o. Yung masubra po dyan, ang bilibili mo po dito. Salamat. Basta magpahilot. Mamaya po, baka pwede na ko kayo. Malapit lang mo ba yun tay? Doon sa Ilaya. Malayo pa. Pero pwede naman po atang papuntahin na lang yun dito. Iuutos na lang ho dito sa mga bata. Ako na lang mapunta doon, dandaan lang. Kaya mo ho, tay. Di bukas na ho at madulas po ang daan ngayon. Kasi umulan.
Anong gusto mo tatay, pagbalik ko tay? Solar. Bukod sa solar. Yung tuta. Oo, oh, yung tuta. Kasi ano, inintay ko lang, anong shit so tatay, ayaw mo. Yung may lahi. Mahal yung mahal na pagkakasawin. Baka musisiyo na pagkain. Ano pa yung malamig? May aircon tay. Aircon tay at baka nilalamig ka dito. Utris yan. Wala nga kuryente. Ang ininig na nga ako sa likot pag madaling araw. Oo, kasi malamig po talaga dito. Open dyan. Kumot tatay, baka wala ka pong kumot dito. Kulambo. Ang dami akong kumot oh. Kulambo po, malamok. Meron akong kulambo. Ah, meron na ito nga, nakakabit pa. Ano tatay, mauna na din po kami at gumagabi na po. Ay ganun sige. Na po. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Basta tayo, magpahilot po kayo. Oo. Kung hindi po ngayon, bukas po ha. Bukas po kayo dito. Gabi na. Lalakad pa din roon. Sige na po tatay, salamat po. Mabalik na lang po ulit ako. Hindi na tayo nagmerinda. Hindi po, sige lang po. Ayan po. So ayan mga kalingap, confirm po yung Danilo Barrizo na nakausap natin sa Facebook. Confirm nga po, yun po talaga yung anak niya. Yun nga lang po ang masakit talaga kasi ang sabi lang niya sa akin, ipamangkin lang daw siya. Itinatanggi na siya ngayon. So yun na, wag naman po sanang ganun dahil kahit papano po, ano man po ang nangyari sa inyo. Kaya nga po ako sa inyo nakikipag-usap sana para malaman ko po kung ano yung reason nyo kung bakit nyo iniwan dito si tatay mag-isa. Ayaw niya naman ako mag-reply. Kaya sana ho, huwag po kayo magalit dito kay tatay kung siya man po ay natagpuan namin dahil kami po ay nag-iikot-ikot at kung saan-saan kami nakakasuot. Nahanap namin si tatay para mabigyan namin ng tulong at hindi naman ho namin inasa na ganun pala po ang nangyari. Na ganun, hindi naman namin alam. So yun, sana po ay huwag nyo naman pong itanggi. Yan po si Mark kasama natin. Ayun na, hanggang dito na lang po mga kalingap at abangan nyo na lang po ulit sa susunod sa pagbalik natin dito yung mga bagay na magagawa natin at may tutulong dito kay tatay. Ayun na, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nagtitiwala. Ayun po si Kuya Erwin TV official po, supportahan po natin. Siyempre, wag po nating kalimutan si Kuya Balsantos Matubang, si Ate Edna Vlog, sila Kuya Kalingap Prab. Ayan. At ang buong team Kalingap po, sana po ay patuloy po natin supportahan. Ayun na, ayun po pala yung bahay na binenta ni tatay. Grabe sayang, ang laki. Yung bahay, ang laki pala. Ayun na, 10,000 lang sa malupa. So ayun na, bahala na po. Basta sana matulungan natin ito si tatay. Ayun na, magpapaalam na rin po ako at sana po ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Ayun at syempre, huwag po sana kayo mag-skip ng ads. Ayun, maraming salamat po. Siyempre, oo. Alam na nila yun yung mag-subscribe. Ayun, hanggang dito na lang po. Stay safe po sa ating lahat. And God bless po. Bye-bye.